Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ara, will you marry me? Rick, kailan lamang tayo nagkakilala? At saka, hindi pa kita sinasagot. Ano naman? Doon naman ang patutunguhan ng lahat, hindi pa? Hayaan mo munang pag-isipan ko yung sinasabi mo, Rick. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Salamat, Ara. Pinaligaya mo ko. Hinding-hindi ka magsisisi sa pagtanggap mo sa akin. Sana nga ay mapaligaya mo rin ako, Rick. Sabihin mo kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Talaga? Oo. Paano kung sabihin ko sa'yo? How's it not? Ibibigay mo ba sa akin? Ang makita kang masaya, kaligayahan ko na. Kaya hanggat kaya ko, ibibigay ko sa'yo. Magiging maligaya ka sa piling ko. Kaya gusto ko, magpakasal na tayo sa lalong mudaling panahon. Kasal? Gusto mong magpakasal na tayo, Rick? Oo. Dahil doon din naman ang patutunguhan ng lahat eh. Bakit pa natin patatagalin? Rick, pinasaya mo ako. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa mga oras na to. Masasakyan mo yun to sa tapat ng bahay. Oh, baka gabihin ako ng uwi, ha? Ang lagi kong bilin sa'yo, ilak mong buti yung pintuan bago ka matulog. Teka, bis na bis ka. Saan ka ba pupunta? Oh, si Ate Ara pa lang nagmamaneho ng kotse. Sige, alis na ako. Ikaw nang bahala sa pamangkin mo, ha? Sister, sandali lang! Nandiyan ako! Tinamaan yata sa'yo si Ate Ara. Bakit mo naman nasabi yan? Halatang halata, no? Sa anong paraan mo na halatang may gusto sa akin si Ara? Sige nga. Tingnan mo, dinaanan ka niya dito sa bahay at nakakotsi pa. Huwag mo sabihin sa akin, nakakayo na. teka, kayo na nga ba ni Ate Ara? Nako, ikaw lang nagsabi. Obvious ba? Nakikita mo naman, hindi ba? Mga bagong polo, pantalon at sapatos, at mayroon pang diapers at damit pang baby. O kaya yatang natutunan mo ng mahalin ang anak mo yan, ha? At binilhan mo na siya. Ay, naku, hindi akong bumili niyan. Kung hindi ikaw, sino? Sino pa? Si Ara. Talaga? Oo. Kailan magbibili ng mga gamit ng pamangkin ma? Kuya, binabalaan kita. Kung may plano kang lukuhin si Ate Ara, huwag mo nang ituloy. Alalahanin mo. Kapatid niya ang nobyo ko. Bakit ko naman siya lulukuhin? Inaluko na nga siya ng kasal eh. Ano? Inalok mo na ng kasal si Ate Ara? Oo. At kung papatay-patay pa si Bong, baka maulahan pa namin kayong dalawa na magpakasal.
Pasok ka, sweetheart. Ah, nakaalis na palang kuya mo? Oo. Paano mo nga pala alam na wala dito ang kuya ko? Eh, sinabi sa akin kasi ng ate ko na niyaya daw niyang kuya mo na dumabas. At pumayag naman daw. Eh, kumusta ang kuya mo? Kumusta ang kuya ko? Nako, parang gusto ko yatang magselos niya na. Mabuti pa si kuya. Naalala mo siyang kumustahin. Samantalang ako ang kaharap mo, hindi mo man lang kinumusta. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo eh. Kahit anong pilit itago eh, lumalabas pa rin ang pagiging selosa mo. Paano akong hindi magsiselos? Eh, si kuya kaagad ang kinumusta mo at hindi ako. Eh, kinukumusta ko lang naman ang kuya mo. Kung ganoon pa rin ang ugali sa anak niya o sa iyo, may pagbabago ba? Oo, alam mo, parang kumalma siya. Hindi tulad ng dati na laging nakaangit sa akin o sa anak. Alam mo, parang sila na yata ng Ate Aray. Ang totoo nga niya ni, narinig ko na siyang parang may kausap lagi. Minsan nga, ang narinig kong sinabi, gown ng mga bridesmaid. Oh, ganun ba? Eh, ganun nga rin minsan ang naririnig ko eh. Na sinasabi ni kuya sa cellphone. Kung saan daw magandang venue ng reception. Pero wala namang sinasabi sa akin. Parang nagplano na yata ang dalawang magpakasal. Eh, yun din ang hinala ko eh. Eh, paano naman yung sinasabi ko sa'yo? Kailan tayo magpapakasal? Eh, di ko pa nga masasabi. Alam mo naman ang kuya ko. Eh, huwag mo sabihin, pag-iisipan mo pa. Abay, tumatagbo ang araw. Baka mamaya niyan, maunahan pa tayo ni na Ate Ara at Kuya Rick sa pagpapakasal. Nagustuhan mo ba dito? Masarap daw ang pagkain dito. Kaya sigurado. Oo. Gusto ko kasi. Espesyal na lugar. Ang mga mapupunta natin. Dahil espesyal ka rin sa puso ko, Ara. Teka. Sigurado ka ba na gusto mo na ako? Oo naman. Mahalaga ka sa akin, Ara. Ang bawat oras, minuminuto. At para sa akin, ginto ang oras. Pero kung ikaw ang kasama ko, kahit ilang ginto pa yan, hindi ko pang hinihinayangan mawala. Makapiling ka lang. Makapiling lang kita. Talaga? Oo. Ah, siya nga pala. Pagkatapos natin dito, pupunta natin yung sinasabi kong butik na kung saan may nakita kang eleganteng trahe din nila. Excited na ako sa nalalapit nating kasal, Sudai. Oo, oh, ako rin. Nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng pagkakaroon ko ng anak, eh, hindi mo yung maniging pansin. Magkusminahal mo rin ako. Alam mo, hindi mahalaga sa akin ang nakaraan mo. At kahit ilan pa ang anak mo, handa akong magiging ina ng mga anak mo. Makasama lamang kita sa nanalabing panahon ng buhay ko. Ate, ginabi yata ang uwi mo ngayon ah. Ah, naghanap pa kasi kami ni Rick ng butik para sa trahe de boda ko. Trahe de boda? Oo, kaya bukas maaga kang gumising dahil magpapasukat ka ng damit mo dahil ikaw ang magiging best man namin. Ah,
Ang ibig mong sabihin natin, ikakasal ka na? Kanino? Kanino pa? Di kay Rick na magiging bayaw mo. Nakakatuwa, no? Magkapatid na magbilas tayo. Ah, sige ha, aakyat na ako sa kwarto ko. Napagod kasi ako sa kahalakad eh. Seryoso na sa akin si Hara. Tinanggap niya ang marriage proposal ko, pero wala akong nararamdaman para sa kanya, kahit konti. Siguro, dahil hanggang ngayon naman, sarado pa rin ang puso ko para sa iba. Pero, kailangan akong mag-uubo. Kahit hindi ko mahal si Hara, okay na yun. Ang mahalaga, mahal niya ako. At may kaya siya sa buhay. Makakarating pa ko sa Amerika sa pamamagitan niya. Kuya? Oh, Bonnie. Ito pala. Malayo pa kasi ay napansin ko na napapangiti kang mag-isa. Ah, wala. Naiisip ko lang kasi si Ara sa pinuntahan namin kanina. Sa palagay mo, mabubuhay na ako ng maginawa sa pamamagitan niya? Ano ka ba, Kuya? Huwag ang material ang pagnasaan mo, kundi ang pag-ibig na ibinibigay sa'yo ni Ate Ara. Mahal na mahal ka niya. Kaya sana, huwag mo siyang lulukuhin. Hindi ko naman siya niluloko eh. Sa katunayan nga eh, pakakasalan ko na siya. Ano? Oo. Magpapakasal lang kami ni Ara. Kaya tulungan mo ako sa paghanda ng aming kasal. Bata, tumigil ka nga! Kuya, hindi na naman eh. Sinisigawan mo na naman tong bata eh. Tatampo ang Anghel de la Guardia nito eh. Sa ginagawa mo. Hindi ka ba titigil talaga, ha? Hindi ka titigil! Itatapon kita sa labas! Ano ka ba naman? Paano mong papatigil ang bata kung lagi mo lamang siyang sinisigawan? Nilalayo mo ang loob niya sa'yo eh. Ilayo mo ka sa'yo ng batang yan! Ilayo mo siya! Huwag ka na kasing magsalita. Di magandang epekto ng mga ganyang pananalita mo sa bata. Kukunin mo ba itong bata? Hindi, ha? Dami-dami pong sinasabi. Kunin mo! Di mo ba alam, Kuya, na may kapangyarihan ng dila? Na ang kamatayan at buhay ay nakasalalay sa mga sinasabi natin, kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kau rin, kung mag-aari ng mga sinasabi mo sa mga susunod dami na... Dami pong sinasabi niya, kunin mo na itong bata. Kung hindi, talagang ihahagis ko ito sa bintana. Kunin mo! Papatulog kang tao eh. Kina! Patahanin mo! Storm mo eh. Ano ba namang klaseng batang yan? Hindi ba titigil yan? Tigilin mo nga eh! Baby, tama na ha. Pamangkin, naririto na ang tita. Oh, kuya, bumangon ka. Ano na naman? Tingnan mo oh. Kapain mo ang noon ng bata. Napakataas ng lagnat niya. Hindi, painumin mo ng gamot. Mawawala din yan. Kuya, napakainit. Kaya siguro umiiyak dahil may sakit. Ano kaya kung dalhin na natin siya sa doktor? Kuya, tingnan mo. Tingnan mo, kuya, ang anak mo. Mata niya tumitirik. Dalhin na natin siya sa ospital, kuya. Eh di dalhin mo siyang mag-isa sa doktor kung gusto mo. Huwag mo na akong istorbuhin. Thank you.
na raw ang lagay ng bata. Okay na raw siya. Pero kailangang i-confine siya para maobserbahan. Bunny, kumusta? Anong nangyari sa pamangkin mo? Kinumbulsyon siya ate. Asan bang kuya mo? Bakit ikaw nandito? Bumibili ba siya ng gamot? Hindi ba dapat ikaw na lang ang bibili ng gamot para siya ang hahawak yan sa anak niya? Kun kasi ate, masama rin ang pagkiramdam ni Kuya Rick kasi banang nagdala ng bata dito sa clinic. Masama ba ang pakiramdam ni Rick? Ay, teka, ang mabuti pa, pupuntahan ko siya kung ganun. Alam, naniwalang ate Aram mo. Paano yan? Sabihing sinungaling tayo kung makikita niya ang kuya na wala namang sakit. Oo nga, no. Mabuti pa. Edeks mo kuya mo. At magkunwaring may sakit. Ano? Masama daw ang pakiramdam mo. Uminom ka ba ng gamot? Oo. Kaya ito, medyo okay na rin ang kod. Mabuti pa siguro. Magbihis ka. Kailangang magpa-check up sa doktor. Baka kung ano na yan. Wala, okay na ako. Huwag ka mag-alala. Malayo sa bituga ito. Mabait si Ara. Maganda at malalakanin pero talagang wala akong nararamdaman. Kahit konti para sa kanya. Pero kailangan ko siyang pakasalan para mapasa akin ang kanyang kayamanan at makapunta ako ng Amerika. Congratulations sa inyong dalawa, Kuya Rick. Thank you. Salamat, Mayaw. Ayaw mo. Mahalin kong ate mo. Siyang inaasahan ko, Kuya. Salamat. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi na rin magtatagal at kailangan lang kapatid mo magpapakasal. Abay, dali na ninyo. Dahil dapat kayo dapat ang nauna kaysa sa amin eh. Kapatid mo kasi. Hintay ka pa talagang unang pakasal. Thank you. Siya nga pala, Mayaw. Paano ang anak mo? Dadalhin mo na ba siya sa Amerika? Limbawang dadalhin ka. Bakit din si Bonnie ang tanungin mo? Yun ang mami niya. Sandali lang, Mayaw. Aasikasin ko yung mga ibang bisita. Masyado ka yatang napagod, sweetheart. Oo nga Bigla ka yatang tumamla eh. Dahil ba pagod ka? Naisip ko lang kasi ang pamangkin ko. Mapapalayo na pala siya sa akin. Bakit mo naman nasabing mapapalayo siya sa'yo? Nabanggit kasi sa akin ng ate Aram mo na pagkatapos ng kasal, dadalhin na niya ang kuya ko sa Amerika. Oo ngayon? Siyempre, dadalhin na rin ni Kuya Rick ang bata. Dahil kahit naman pagbalik-balik na rin mo ang sitwasyon, anak pa rin niya ang bata. At hindi niya pwedeng iwan. Huwag ka nang malungkot dahil pinapanindigan talaga ng kuya mo na huwag ilapit ang loob sa bata. Bakit mo yan nasabi? Sinong may sabi sa'yo? Ang kuya mo mismo. Ikaw lang daw ang makakapag-desisyon sa kung ano man may kinalaman sa bata. Ako? Oo, sa madaling salita, ibinibigyan na sa'yo ang bata
at ikaw na ang kikilala nitong ina hanggang sa kanyang paglaki. Ano? Maiiwan nga ba kay Van ang kanyang pamangkin? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kaisara ng ating suyuan.